kasi medyo nagugutom ako, no? So twice na ako magkape. Hello once again, mga ka-Jay. Welcome back again to my YouTube channel. This is Jay Ann Villaluna, and if you are new here, thanks for watching this video. So, siguro interesado ka sa vlog na to, kaya mo pinapanood ako ngayon, no? So, just keep on watching kasi medyo interested yung pag-uusapan natin ngayon. So, pag-uusapan natin ngayon, our topic is, what food we eat here in Hong Kong? So, ano ba yung mga pagkain namin na kain dito sa Hong Kong? So, i-share ko lang sa inyo kasi medyo nagugutom ako, no? So, twice na ako magkape. Char. Lagi ko naman ginagawa yun to para lang makasurvive ako sa yung hunger na pakonti-konti ba nararamdaman ko. Because it's different here than there in the Philippines. So, yun. First, breakfast. So, medyo nakakatawa to. So, pag breakfast, wala lang. Wala kang magagawa. Yan, breakfast yan ha. Pag lunch naman guys, ito yung sinasabi nila na oops, tira-tira dulce, tira-tira dulce. So, tira-tira, no? And pag dinner naman, yun lang. So, yun lang. So, char joke lang. Pero sometimes totoo talaga na nangyayari yung mga ganong bagay. But, so ito na, sasabihin ko na sa inyo. So, breakfast. Mostly, ang breakfast talaga ay, wala kasi, hindi sila kasi nagra-rise ng breakfast. So, mostly, tinapay lang yan sila, itlog, or noodles. So, yun lang sila. So, pag-lunch naman, pag anditong mga amo ko pag lunch, noodles pa din yun. Or pasta, macaroni. So, ganun-ganun lang sila. No? Di ako naman, kung ano yung tira-tira from dinner, yun na yung kinakain ko. Kasi, alam mo yun, nanghihinayang ako sa pagkain, no, na hindi nauubos. But since din naman, dapat talaga hindi mo yung kinakain kasi may budget ka naman sa kanila. Pero okay lang. Kasi yung gusto ko kasi maging mabuti sa kanila. But since din parang mahigit 1 year na ako dito, parang naabuso nga eh, no? So, sige lang. And pag dinner naman, so syempre kung ano yung pagkain nila sa gabi, yun na yung pagkain nila. Rice. Nagra-rice lang sila sa gabi. Pero may gulay, may isda, tsaka karne. So, yun. Ikaw na mag-iisip nun kung ano. But then again, kung ikaw Pinoy, bago ka pa lang, hindi ka talaga masasanay sa pagkain nila. Kasi, syempre, it's different. At tsaka malayo sa lasa dyan, ha? Less ang lasa. Pero healthy. Pero, nung una talaga, hindi ko siya makaya. That's why, nag-lose weight ako ng konti doon. Pero hanggang ngayon, pa-konti-konti na. Kasi, ayoko nang tumaba eh. Yun. So, pag ikaw, nagpa-plano kang magtrabaho dito. So, dapat i-ready mo na yung sarili mo. Wala silang rice sa breakfast, walang rice sa lunch. Unless na lang kung magpapaluto talaga sila. More lunch is evening. So, ang kakainin mo lang dito sa panigurado sa breakfast and lunch, noodles lang. Tsaka tinapay. Kape. So, kung hindi ka marunong magdiskarte ng iyo, gutom ang abot mo. Kaya, kung ako sa'yo, mag-part-time ka na lang dyan. Or dyan ka na lang sa Pilipinas magtrabaho. Mas maganda pa kaysa dito pumunta ka. Kasi, malaki niya sahod dito, but kailangan mo ng more adjustment. Kailangan mo gumawa ng way para makasurvive. So, sana nakatulong sa inyo ang video na to. This is Jen Villaluna, OFW here in Hong Kong. Please give a thumbs up and
subscribe to my YouTube channel, and you can click the bell notification also for more updates or kung may bago akong i-upload na video. So, see you on my next video, and bye!